again, Joycy, and welcome back to my channel. So, for today's video, ay tuturuan ko kayong gumawa ng homemade kimchi. Actually, yung ginagawa namin homemade kimchi ay pinapang-negosyo namin. Pwede nyo rin siyang itry pang-negosyo at pwede rin naman yung pag-consume sa inyong mga tahanan. For today's video, ay ituturo ko sa inyo ang step-by-step tutorial ng ating homemade kimchi. And kung gusto mong malaman kung paano ko ginagawa ang ating homemade kimchi, please keep on watching. Para sa ating first step, kakailanganin natin ng Napa cabbage. So hatiin lamang natin ito sa gitna. Hindi pa natin 'to hinuhugasan, guys, ha. Yan, hatiin lang natin siya sa gitna. Ayan. And then, i-set aside natin itong isa kasi mamaya natin yan hihiwain. Unahin muna natin itong kabilang side. So, hihiwain natin siya. Tatanggalin natin yung ilalim na part. And then, gagawa tayo ng bite size na kimchi. So, hihiwain natin to sa tatlong cut. Ayan. So, itong cut natin ay bite size. Pwede rin namang buong Napa cabbage or isang leaves yung gamitin nyo. Next natin itong pangalawang side. So pwede rin naman na after natin mag-cut, kukunin natin yung maliliit na part ng ating Napa cabbage leaves. And then hiwain lang ulit natin ito into bite size. So, ganun ulit. Tatlong cut ulit. Yan. And then, kukuha tayo ng isang malinis na lalagyan. Ililipat lang natin yung ating mga nahiwang Napa cabbage. Para sa ating next step, lalagyan na natin ito ng asin. So, pwede kayong gumamit ng rock salt or pwede rin naman kayong gumamit ng iodized salt. So, take note guys, ha, hindi pa natin ito hinuhugasan. And then, haluin lang natin siya kasi itong ating asin ang mag-ferment doon sa ating mga Napa cabbage. Yan. And then, ayusin lang natin siya and then isiset aside natin siya for about 15 minutes. So, after natin siya ma-ferment for 15 minutes sa ating salt, ganito na yung kanya magiging itsura. Yan, lalambot siya, diba? Kasi pagka hindi pa siya nalalagyan ng salt, ano pa siya, malutong. So, pag na-ferment na siya sa salt, ganyan na siya. Parang chewy na siya. And then, hindi pa rin natin ito yung hinuhugasan. Pipigain lamang natin yung ating Napa cabbage. Tapos, isiset aside natin siya. So, makikita nyo rin na nagtutubig na siya. Itong tubig na ito ay nanggaling doon sa ating Napa cabbage. Ayan, o diba, ang daming tubig. Hindi natin to hinugasan guys ha. Galing lahat ito sa Napa cabbage. And then repeat the process lang. Pipagain lang natin itong mabuti. Hanggang maubos natin itong ating mga pre-nipper na Napa cabbage. So, mas maganda pigain nyo siya ng mabuti, no? Simula pa lang dito sa first step natin. And for the next step, mag-prepare lang tayo ng malinis na tubig. So, huhugasan na natin yung ating mga Napa cabbage na nakat. So, mas maganda sa running water natin siya huhugasan. And then, babanlawan natin ito for about 3 to 4 times na pagbabanlaw. Paulit-ulit na pagbabanlaw at paulit-ulit din yung pagpiga. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Hahaluin lang natin mabuti para yung mga salt na excess ay banlaw din natin this time. Yan, haluin lang natin ito.
And then, mag-start na ulit tayo sa ating pagpiga. So, ganun lang ulit. Repeat the process. Pipigain natin itong mabuti. Tapos, isiset aside natin siya sa gilid. So, gagawin natin ito ng 3 hanggang 4 na beses ng pagbabanlaw ng ating napa-cabbage. Yan, sa ating huling banlaw, kukuha lang tayo ng strainer and then pipigain natin itong mabuti, pigang-piga, para mas maganda yung kanyang pagkakatuyo sa ating strainer. So, ilalagay natin siya sa strainer para mas madrain yung ating napa-cabbage. So, repeat the process lang guys hanggang sa maubos natin yung ating mga nakat na napa-cabbage and then i-drain lang natin ito. So, habang dinidrain natin yung ating napa-cabbage, i-prepare natin yung sibuyas, bawang, at luya. So, ikakat lang natin ito into minced and ilalagay natin siya sa isang lalagyan. So, take note guys, kailangan lahat ng ating lalagyan ay malinis at dry. So, ayan, in-add natin yung sibuyas, bawang, at luya. And this time, i-add na rin natin yung ating authentic chili pepper powder from Korea. So, para naman sa paggawa ng paste, kakailanganin natin ng 1, 2, at 3 tasang tubig. I-add na rin natin yung ating cornstarch. Haluin lamang natin itong mabuti hanggang makapag-create tayo ng paste-like texture. So, ayan, haluin lang natin itong mabuti. Walang tigil na paghalo para maiwasan natin yung pagkabuo ng ating cornstarch. So, haluin lang natin itong mabuti. And then, malalaman natin na luto na yung ating paste mixture kapag nag-even na yung kanyang color and papakuluin lang natin ito ng very very light. So ito na yung ating paste mixture. So ayan, makikita nyo glossy siya and maganda yung pagkakagawa natin sa ating paste. And then i-add na rin natin siya dito sa ating sibuyas, bawang, luya at pepper powder. Habang mainit ito, i-add na rin natin yung ating onion leeks. So, yung ating paste ang magsisilbing magluluto dun sa ating mixture. And haluin lang natin itong mabuti. Pwede kayong gumamit ng spatula, pwede rin naman kayong gumamit ng inyong mga malilinis na kamay. Pero kailangan dry yung inyong kamay, malinis, para maiwasan yung pagkasira ng ating mixture. So, para sa alat, ang gagamitin natin ay patis. So, maglalagay ako ng 2 kutsarang patis. So, depende yan sa gusto nyong alat. And then, magdadagdag na rin tayo ng ating honey. So, itong honey naman ay magsisilbing tamis and siya yung mag-combine or magpapasarap dito sa ating mixture. So, depende pa rin yan sa inyong tamis na gusto. And then guys, haluin lamang natin ito ulit ng mabuti. Para maging even yung ating pagkakahalo. And then once done, pwede na natin ilagay yung ating napa-cabbage na na-drain. So take note guys ha, kailangan lahat ng ating gagamitin dito ay malinis at dry para maiwasan natin yung pagkasira ng ating kimchi dahil i-peppermint natin ito. So ayan, haluin lamang natin ulit itong mabuti. And para maging even yung pagkakahalo natin, pwede kayong gumamit ng inyong mga kamay, pwede rin yung lagyan ng gloves yung inyong mga kamay para sa paghahalo. Para mas maganda yung ating mixture. So ayan no, ang ganda na ng ating kimchi. So makikita nyo, kimchi na siya. Pwede nyo na siyang kainin ng ganyan. Pero mas maganda pa rin kung i-ferment natin ito and this time, ililipat na natin siya sa isang lalagyan. So sa paglalagay naman at sa pag-ferment natin,
kailangan maayos yung pagkakasalansan natin dito sa ating kimchi. Kailangan iwasan natin na magkaroon siya ng space or bubbles. So ayan, nakikita nyo, sinisiksik ko siya ng maigi. Ayan. So, pwede nyo na siyang kainin ng ganyan, pero mas maganda pa rin at sumasarap yung kimchi kapag mas matagal siyang na-ferment. So, ayan guys. Ang ganda. Pwede nyo na itong kainin eh, no? Nakakataka mo. Ganda ng color. And yung aming kimchi ay marami talagang nasasarapan, guys. If you want, you can visit our FB page, Adelina's Cuisine, para makita nyo rin yung kanilang mga reviews sa aming kimchi. So, ayan na, guys. Makikita natin na maganda yung pagkakaayos natin at salansan. That's it for today's video, guys. Nakagawa tayo ng limang 700 grams na kimchi. Medyo matrabaho talaga siya, pero worth it naman and sobrang sarap. So, yung ganitong size ay naibibenta namin ng 200 pesos per 700 grams. Depende pa rin yan sa inyong costing. And I hope that you find this video helpful, and if you like this video, please don't forget to like and subscribe, and goodbye.